Hello at isang magandang araw. Ang video natin ngayon ay mahati sa dalawang bahagi. Yung una ay tungkol sa introduction ng course na ito na Life and Works of Rizal at ang ikalawa naman ay Understanding Rizal Law. So ayan, dumako na tayo sa ating first part which is the introduction. Okay, so as a course overview, itong subject natin ay mandated ng RA 1425. So pagtutuunan natin ang pansin dito, yung buhay ni Jose Rizal, yung kanyang mga sinulat, yung kanyang mga ideya, okay? Particularly pag-uusapan natin yung noli me tangere at ang el filibusterismo. So ang goal ng subject na ito ay to develop a sense of moral character, personal discipline, civic consciousness, and duties of citizenship. Itong kurso natin ay mahati sa 12 lessons. At ang 12 lessons na ito ay mahati naman sa 5 units. Ang Unit 1 ay tungkol sa passage of RA 1425. Ang Unit 2 ay tungkol sa konsepto ng bayan, ng mga bayani, and of course, the concept of nationalism. Yung unit number 3 ay tungkol naman sa 19th century social and political conditions. Kung saan ay titingnan natin ano-ano ba yung iba't ibang mga kaganapan nung kapanahunan ni Jose Rizal at paano ito naka-apekto sa kanyang paraan ng pag-iisip, sa kanyang mga ideya. Okay, sa unit number 4, pag-uusapan natin yung kanyang personal life. Aalamin natin sino-sino ba yung mga kapatid niya, sino ba yung kanyang mga magulang, saan siya nag-aral, ano-ano yung mga kinuha niyang kurso nung nasa kolehiyo siya. And yung unit number 5 ay pagtutuunan natin ng pansin yung major writings ni Rizal, particularly na nga yung Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Para naman sa ating course objective, kaunti lamang ito, 7 lamang ang ating course objectives. So, sa pagtatapos ng ating lektura, ay kinakailangan na ito yung mga kinakailangan natin mapunan. Ang una, discuss Jose Rizal's life within the context of the 19th century Philippines in relation to international events. Number two, understand the context that produced Rizal and other nationalists. Number three, analyze Rizal's various works, particularly the novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Number four, organize Rizal's ideas into various themes. Number five, demonstrate a critical reading of primary sources from various personages relevant to the formation of nationalism. Number six, interpret the values that can be derived from studying Rizal and other nationalist life and works. At panghuli, display an appreciation for education of love and love of country. Okay, so dumako tayo sa Unit 1, which is understanding the Rizal Law. So yung background natin, makikita natin dyan yung iba't ibang mga karakter at iba pang mga objects na may kinalaman dito sa understanding the Rizal Law. Dito makikita natin, may picture dyan ni Rizal. Sa baba, nandito yung picture ng mga senador, yung ibang mga statesmen natin na either naging pro or against the passage of the law. And may picture din dito ni Ramon Magsaysay, ang presidente ng Pilipinas noong 1956, kung kailan na ipasa ang nasabing batas. Nasa background, nakikita natin yung building na nandyan, that is the present National Museum of the Philippines, yung art gallery nila. Pero dati kasi yan yung legislative building. Diyan matatagpuan yung Kongreso at saka yung Senado ng Pilipinas. And also in the background, yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo na naging subject ng masalimuot na debate sa pagitan ng mga politicians during that time, noong 1950s. Alright, so
dito tayo. Magsisilbi natin bilang source dito sa ating diskusyon ay yung trials of the Rizal Bill na isinulat ng Nooy Speaker ng House of Representatives na si Jose B. Laurel Jr. All right. So, ito yung pinakapagbabatayan natin. Kaya yung iba na bahagi nitong presentation natin ay directly quoted dito sa essay na ito ni Jose B. Laurel Jr. This essay or this journal article was originally published noong 1960 sa Historical Bulletin. All right. So, yung RA 1425, Republic Act 1425, ito din yung kinikilala natin bilang Rizal Law. And hindi yan naging madali ang pagpapasa. So, sa contemporary period, some 10 years ago, if I'm not mistaken, ang issue noon ay yung pagpapasa ng RH Law, yung RH Bill, diba, yung Reproductive Health Bill, na talagang nag-oppose ang Catholic Church kasi nga pro-life ang Catholic Church. And of course, may iba naman na para sa well-being ng mga tao, diba, na kinakailangan control ng populasyon, kinakailangan magkaroon ng education about reproductive health, etc. So yun yung naging mainit na debate nung 10 years ago, nung panahon pa yan ni Noynoy Aquino. Pero during the time of Ramon Magsaysay, noong 1956 particularly, ang pinakamainit na pinagdebatehan ay yung pagpapasa nitong Rizal Bill. Okay. So, ugatin natin. Diba? Kailan ba nag-umpisa itong panukala na ito na magkakaroon ng Rizal Bill? So nag-umpisa ito noong April 3, 1956, originally filed sa Senado, sa Senate Committee on Education, okay, as Senate Bill number 438. At first, all of the senators except for three supported the bill. So during that time, meron 24 na senators, 21 yung approve, 3 yung contra. Okay, so after some weeks, pagsapit ng April 17, 1956, ay inumpisahan na ng chairman ng Committee on Education yung sponsorship ng nasabing bill. So ang nag-sponsor nito ay si Senator Jose P. Laurel, yung dating pangulo ng Pilipinas during the Japanese occupation. So nandito yung kanyang picture sa ating background. All right. So ano meron diyan? Okay. Ito yung kanyang panukala. Okay, take note of this. Ito yung original title nitong Senate Bill 438. So basahin natin yung nakasulat sa ating mga screens. Ang title nito ay An Act to Make Noli Metangere and El Filibusterismo Compulsory Reading Material in All Public and Private Colleges and Universities and for Other Purposes. Diba? Parang bigat. Ang bigat ka agad. Bakit? Kasi nga yung word na compulsory, ano yun sa Tagalog, ano yun sa wikang Filipino? Sapilitan. Diba? Sapilitang pagpapabasa ng Noli Metangere at El Filibusterismo sa lahat ng mga kolehiyo at pamantasan, pampubliko at pribado sa buong Pilipinas. Okay, so pag sinabing compulsory, sapilitan, no choice ka, kinakailangan mo siyang basahin. Diba? So isa-isahin natin yung nilalaman itong Senate Bill 438 na ito. So una, Section 1, dito sinasabi na kinakailangan na sapilitan yung pagpapabasa ng Noli Metangere at El Filibusterismo sa lahat ng mga paaralan, kolehiyo at pamantasan sa Pilipinas. Okay. Section number 2, sinasabi dito na kinakailangan yung ipapabasang version ng Noli Metangere at El Filibusterismo ay yung kanyang mga original edition. O kung hindi man original na edition, kasi syempre nasa wikang Espanyol ito, kinakailangan na yung edition o version na walang censorship na naganap. Ito yung ibig sabihin ng unexpurgated English and national language versions. Ibig sabihin, walang masyadong pag-sugarcoat, walang censorship na naganap as is. Okay, ang hangga't maari ay malapit sa original na edisyon
Okay, yung paraan ng pagsasalin sa nasabing mga nobela. So section number 3, sinasabi na the Department of Education shall take steps to promulgate rules and regulations. Diba? Itong Department of Education, ito yung magsaset daw kung ano yung mga pamantayan, ano yung dapat sundin para sa agarang pagpapatupad ng nasabing batas. So syempre, pag-uusapan natin dyan, mayroong mga kaakulang kaparusahan kapag hindi sumunod. Okay, so section number 4, sinasabi dito na hindi nangangahulugan na may Rizal Law ay hindi na pag-aaralan yung buhay at gawa ng iba pang mga bayaning Pilipino. Okay, it so happened na sa subject na ito, doon sa panukala ng Senate Bill 438, ang pagtutuunan ng pansin ay yung mga gawa ni Rizal, particularly yung nolime tangere at el filibusterismo. Yung number 5, ito yung may kabigatan at marami dito yung tumasang kilay. Kasi nandito na nakalagay kung ano ba yung mga punishment, ano yung kaparusahan sa mga individual o mga paaralan na hindi sumunod o hindi susunod sa mga itinakda ng naturang panukalang batas. So meron dalawang pangunahing punishment o kaparusahan. Okay? Una, ito, kung sino man daw yung head ng any public college or university na hindi sumunod dito sa nasabing batas, kumbaga hindi niya ipinabasa yung nolime tangere et il filibusterismo sa mga mag-aaral ng kanilang paaralan, ay kinakailangan siyang tanggalin. Hindi lamang doon sa paaralan kung saan siya nagtuturo, kundi from public service itself. At pinagbabawalan siyang magturo sa anumang mga paaralan pampubliko o sa anumang mga pribadong paaralan na government recognized. Diba? Ang bigat. Yung panakot, diba? Na kapag hindi ka sumunod dito, matatanggalan ka ng trabaho at hindi ka pwedeng tanggapin sa kahit ano pa mga paaralan sa Pilipinas. Okay. Yun yung una. Ang ikalawa naman, okay, yung government recognition, okay, sa isang paaralan ay pwedeng bawiin kung hindi nila ipapatupad ang nasabing batas. Gayon din naman yung mga teacher, yung mga profesor na nasabing mga pamantasan na hindi magtuturo ng nasabing subject, okay, hindi magpapabasa ng nolime tangere et el filibusterismo, ay madidisqualify din sa pagtuturo sa anumang mga pamantasang pinatatakbo ng pamahalaan. Okay, so ganun yung panakot, di ba? Both private and public schools kinakailangang sumunod sa nasabing batas. Yan yung panukala ng Senate Bill 438. Okay, so ano yung rason itong sponsor ng nasabing Senate Bill kung bakit ito yung kanyang mga inilakad doon sa kanyang proposal? So according to Jose P. Laurel, the object of the measure was to disseminate the ideas and ideals of great Filipino patriot through the reading of his works, particularly Nolime Tangere at El Filibusterismo. Nangangahulugan nito sa wikang Filipino na kinakailangang ipaalam sa lahat ng mga mamamayan kung ano-ano ba yung mga kaisipan, ano ba yung mga ninanais na iparating na nitong ating bayaning si Jose Rizal. Okay. So according to Jose P. Laurel, Nolime Tangere and El Filibusterismo must be read by all Filipinos. They must be taken to heart, for in their pages we see ourselves as in a mirror, our defects as well as our strength, our virtues as well as our vices. Only then would we become conscious as a people, and so learn to prepare ourselves for painful sacrifices that ultimately lead to self-reliance, self-respect, and freedom. Okay, so dito gusto niyang i-develop yung sense natin ng patriotismo, ng nationalismo. Especially during the 1950s na ito yung height ng nationalism sa pamahalaan dito sa Pilipinas. Okay, so gustong-gusto nilang i-imbue
Okay? Sa mga mamamayan, i-disseminate sa mga mamamayan yung konsepto natin ng pagka-Pilipino. Kasi during this that time, binubuo pa lang talaga yung Filipino identity. Diba? Kasi kakalaya pa lamang ng Pilipinas yan eh. Okay, nasa isang dekada pa lang ang Republika ng Pilipinas during the time nung lumaya tayo mula sa mga Amerikano noong 1946, 'di ba? So 1956, one decade pa lang. So ito yung gusto nilang i-pursue, ito yung goal nila to establish this national identity, 'di ba? To foster nationalism. So para maisakatuparan nito, kinakailangan nilang tumingin na sa mga Filipino patriots. At kung ano man yung kaisipan na nasabi mga Filipino patriots, yun yung kinakailangan i-imbue. Yun yung mga kinakailangan ipasok sa kaisipan ng ordinaryong mga Pilipino. Okay, so height of nationalism yan noong panahon na yan. But of course, syempre, di ba, yung mga stipulations nito na sa pilitang pagpapabasa, yung mga ganyang bagay, marami yung tumaas ang kilay. Marami yung nag-oppose. Okay. At ang nangungunang opposition bloc ng nasabing panukalang batas ay ang Simbahang Katolika sa Pilipinas. According to the hierarchy of the Philippine Church, itong dalawang nobela ni Rizal, itong Noli Me Tangere at El Filibusterismo, ay naglalaman ng mga errors na taliwas, tumutuligsa sa mga katuruan ng Katolisismo. Okay. And also they argued na yung compulsory nature ng nasabing panukalang batas ay paglabag sa religious freedom. Diba? Eh syempre kung ayaw ng mga Katolikong basahin yun, ayaw ng mga Katolikong teacher na ituro yun, ibig sabihin meron kagad silang kaparusahan. Diba? So yun yung argument. Is ilan sa mga argument itong hierarchy ng Philippine Church? It would be a breach of religious freedom. Sa kabuuan, meron tatlong pangunahing rason ng pag-oppose o pagtuligsa itong Simbahang Katolika sa Pilipinas. Ang una, it will open criticism to the Catholic Church. Diba? And of course, the Catholic Church, hindi niya mai-defend ang kanyang sarili. Kasi nga, in general, bawal talaga magturo ng religion sa mga paaralan. Because of the virtue of separation of church and state, diba? So ang argument nila is paano namin i-defend yung sarili namin itong mga nilalaman ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo ay talagang against sa amin, sa simbahan at sa mga kaparian, diba? Ikalawa, in the compulsory teaching of the unexpurgated versions of Rizal's Noli and El Fili, a teacher would have the tendency to discuss, or worse, to criticize certain church doctrines, di ba? Especially kung yung nagtuturo ay hindi naman Katoliko. Di ba? Paano yun? Tatanggapin niya na lang kung ano yung nakasulat doon sa mga nobela ni Jose Rizal na parang gospel truths. Diba? And ang argument ng Catholic Church is, how can they defend themselves? Paano i-defend ng simbahan yung kanyang mga katuruan kung ganun lang din naman pala? At ang ikatlo, the inevitable criticism of church doctrines might lead to the jeopardy of the faith of people. Ibig sabihin, baka mamaya pag nakabasa ng mga nobelang ito, yung mga Katoliko, ay manghina yung kanilang pananampalataya, di ba? At mawalan sila, na malayo sila mula sa simbahan. Di ba? Baka mamaya itumiwalag sila mula sa simbahan. So yan yung ilan sa mga pangunahing rason ng Simbahang Katolika para sa kanilang pag-oppose. Now, para magkaroon tayo ng furthermore na pag-unawa tungkol sa opposition na ito, magkukuha tayo ng excerpt mula sa statement ng Philippine Hierarchy on the Novels of Dr. Jose Rizal. So itong excerpt na ito ay makukuha din natin yan sa website ng CBCP, ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. So, una, gustong linawin ng Philippine Church that they are not against Rizal. Hindi sila galit kay Rizal. As a matter of fact, they consider Rizal as among those who distinguish themselves in the service of their country. Diba? Kinikilala nila
yung pagkabayani ni Rizal, kinikilala nila yung pagkamakabayan ni Jose Rizal, na yung kanyang pagmamahal para sa bayan ay hindi lamang sa salita, kundi pati sa gawa. Okay. Pero hindi ito nangangahulugan na tatanggapin lahat-lahat ng mga sinabi ni Rizal. Okay. Especially kung yung mga sinabi niya ay taliwas sa kung ano man ang tinuturo ng simbahan. Okay? So I hope you're getting the point. Kasi ang sinasabi ng iba, ang simbahang Katolika galit kay Rizal. So nilinaw ng statement na ito ng Philippine hierarchy that they are not against Rizal. Diba? Hindi sila galit kay Rizal. Kinikilala nila ang pagkabayani ni Rizal. Ang hindi nila kinikilala ay yung mga errors ni Rizal, especially tungkol sa mga katuruan ng simbahang Katolika. Okay. So, meron tatanong ang Philippine hierarchy. Did Rizal attack only the abuses of certain priests but never contradict the Catholic doctrines? Kasi yun yung sinasabi ng iba eh. Si Rizal, ang kinukontra lang niya ay yung mga pare. Pero hindi niya kinukontra yung katuruan ng simbahan. So, nilinaw ito ng Philippine hierarchy, ng Philippine Church, at ito yung sinabi nila. Hindi. Kinukontra ni Rizal, hindi lamang ang mga pare na gumagawa ng pang-abuso, which is tama lang naman kung tutuusin, di ba? Pero, kinukontra din kasi ni Rizal ang doktrina, ang mga katuruan ng simbahan. Okay? So, ano yung proof nila dito? Noong May 1889, si Pardo de Tavera, Trinidad Pardo de Tavera, okay, told Rizal in Paris that he tried to defend him before Padre Faura, explaining that in the attack upon friars, the stone was thrown so high and with such force that it reached religion. Rizal corrected him, saying, "This comparison is not quite exact. I wish to throw the missile against the friars, but as they used the ritual and superstitions of a religion as a shield, I had to get rid of that shield in order to wound the enemy that was hiding behind it." Ano yung ibig sabihin nito? Totoo na ang pangunahing layunin ni Rizal ay ang isiwalat yung mga pang-aabuso na ginagawa ng mga kaparian, ng ilan sa mga kaparian during that time. However, according to Rizal himself, sa kanyang message dito kay Trinidad Pardo de Tavera, yung mga pari daw kasi na abusado na ito ay nagtatago sa veneer ng religion. Ibig sabihin, ginagawa nilang kalasag, ginagawa nilang parang shield yung simbahan para hindi sila mapuna. Diba? Kasi nga, magkaibang bagay yung pagpuna sa mga taong nagpapatakbo sa simbahan at iba din yung pagpuna sa mismong katuruan ng simbahan. Ang ginagawa noong panahon na yun ng mga abusadong pari ay ginagamit nila yung pagiging parte nila ng simbahan para hindi sila tuligsain. Na parang gusto nilang sabihin na kapag tinuligsa mo kami, tinutuligsa mo din ang relihiyon. At kapag tinuligsa mong relihiyon, yan ay isang kasalanan. Diba? So according to Rizal, para ma-expose, para matamaan ng bato itong mga pari na abusado, kinakailangan basagin yung kalasag nila. At yung kalasag na yun ay yung mismong relihiyon. So ibig sabihin, ang dito makikita natin na kinokontra din mismo ni Rizal ang mismong simbahan. Kinakailangan kontrahin ang simbahan nang sa gayon ay ma-penetrate niya yung mga paring abusado at sila yung matamaan ng bato na kanyang ipinupukol. Okay. So yun. In these two novels, we find passages against Catholic dogma and morals where repeated attacks were made against the Catholic religion in general. Ano-ano daw ba yung mga kinokontra ni Rizal na katuruan ng simbahang Katolika? Una, the possibility of miracles. Yung pagtuligsa ni Rizal sa doktrina ng purgatorio, sa sakramento ng binyag, sa sakramento ng kumbisal, komunyon, sa misa, sa doktrina ng indulhensya, mga dasal ng simbahan, katekismo ng simbahan, mga sermon, mga sacramentals, at books of piety. So, there are even passages casting doubts on or covering with confusion God's omnipotence.
Diba? Kine-question din daw ni Rizal yung pagiging makapangyarihan ng Diyos, yung existence ng hell, the mystery of the Blessed Trinity, okay, and the two natures of Christ. Diba? So, dito, sinasabi ng Catholic hierarchy in the Philippines na they are aware of the abuses na ginawa ng mga pari dati. And of course, kinakailangan i-call out yun. Pero ang kinukontra nila ay yung mismong pagpukol ni Rizal sa mga katuruan ng simbahan. Okay? So, ito yung generalization. Diba? Gumawa sila ng generalization. Ano ba yung gusto nilang iparating kung bakit sila kontra dito sa passage ng Rizal Bill, ng Senate Bill 438? Una, okay, we the Catholic Philippine hierarchy, in our name and the name of millions of faithful Filipino Catholics, wish on this occasion to restate our unshakable loyalty to the fatherland. Diba? Una, sinasabi nila, kami, Katoliko, mahal namin ang Pilipinas. Okay? Kasi baka sinasabi nyo na, hindi, kayo mga Katoliko, ang loyalty ninyo ay sa Papa, sa Roma. Hindi. Diba? Meron kaming loyalty sa fatherland. Yun yung gustong linawin ng Catholic Philippine hierarchy. Ikalawa, kinikilala namin ang pagiging bayani ni Dr. Jose Rizal. Walang question doon. Okay? Siya ay isang makabayan. Okay? Siya ay nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Okay. Sumunod, kinikilala na siya yung isa sa mga makabayan ng Pilipinas, isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas. Okay? Nagsulat ng masama itong si Rizal laban sa Simbahang Katolika. Ngunit ang argument nito mga kaparian na ito ay sa huli, niretract ni Rizal yung kanya mga sinabi against the church with all his heart. Okay? Siya ay nagbalik loob sa Simbahang Katolika. So therefore, wala silang away kasi nga nagbalik loob naman si Rizal sa simbahan. Ikaapat, the novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo were doubtlessly written as an expression of Rizal's ardent and generous love for our dear Philippines, and there are many beautiful passages in them showing this. And we are in favor of propagating these passages, encouraging our young generation to read and learn them. Dito sa number 4, makikita natin na hina-highlight na they are not totally against Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Diba? They are not totally against it. Kasi aware sila na may mga passages ito na talagang ipinapakita kung ano ba yung social conditions ng Pilipinas during that time. San sila against? Diba? Doon, bibasahin natin sa number 5. But unfortunately, these novels were written when Dr. Jose Rizal, estranged for a time for our faith and religion, did contradict many of our Christian beliefs. Diba? So yun, although they are not against, really, they are not totally against the reading of Noli Me Tangere and El Filibusterismo, they are against some portions of those two novels that contradict the Catholic dogmas. Okay? Yun yung kinokontra nila. Number 6. This is in no way implies that we must reject him in order to remain loyal to our faith. Hindi natin kinakailangan tuligsain si Rizal para maging tapat sa ating pananampalataya. It only means that we have to imitate him precisely in what he did when he was about to crown the whole work of his life by sealing it with his blood. We ought to withdraw as he courageously did in the hour of his supreme sacrifice, whatever in his works, writings, publications, and conduct had been contrary to his status as a son of the Catholic Church. Diba? So, dito, tinitingnan nila na si Rizal mismo kinokontra niya nga yung kanyang mga sinulat kasi nagbalik loob siya. Diba? Sa simbahan. Diba? So bago siya mamatay, a dying person's last will, diba? Bago siya mamatay, meron siya naging retraction na ginawa. Yun yung ina-argue nitong simbahan.
Okay? Taking into account Rizal's last will, we must carry out for him what death prevented him from doing, namely, the withdrawal of all his statements against the Catholic faith. Ibig sabihin, parang ganito yung argumento ng mga kaparian eh, eh kung buhay pa si Rizal ngayon, eh, baka nga tinatatuwa niya na yung mga sinulat niya laban sa simbahan. Kasi bago siya mamatay, nag-retract siya. Pag sinabi natin nag-retract, binawi niya yung kanya mga writings which are against the Catholic Church. Eh bakit ngayon gusto niya ipabasa pa sa mga tao? Diba? Eh kung si Rizal mismo, binawi niya na nga yun. Ngayon ka na lang argument. Pampito, it is our conviction that to disregard our national hero's last will expressed in his retraction as well as his last farewell is far from revering his memory, bringing it into contempt. Ibig sabihin, eh bakit yung pakinukontra to? Eh nag-retract na nga si Rizal. Bakit yung pag gustong pa ipabasa yung mga ganyang bagay, eh binabawi na nga daw ni Rizal. Diba? Kinukontra niya na yung kanyang sarili. Binabawi niya na yung kanyang mga sinulat laban sa simbahang Katolika. Okay. So, bukod pa dyan, sinasabi din nila dito na bakit kasi kinakailangan pang i-focus lang doon sa noli metangheret el filibusterismo? Bakit hindi din pagtuunan ng pansin yung iba pang isinulat ni Rizal? Marami siyang sinulat, hindi lang naman noli metangheret el filibusterismo, di ba? Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin yung paggawa ng Rizalian Anthology, kung saan pagtutuunan ng pansin yung mga patriotic passages at yung ibang mga sulatin ni Rizal about social political philosophy? Diba? So we can compile yung mga writings, letters, poems, and speeches na ginawa nito ni Rizal. So hindi naman kinakailangan na totally dapat yung noli metangere at el filibusterismo lang. Okay. Pangsyam. Okay. Our objection then to the bill proposed is not an objection against our national hero nor against the imparting of patriotic education to our children. Mapapansin niyo 'di ba? Makailang beses na nila inuulit ito na hindi kami galit kay Rizal. We are not against him being a national hero. We are not against his patriotism, 'di ba? At linawin nga ulit nila na ang kanilang tinutuligsa o nilalabanan ay yung mga passages nga kasi nitong mga nobela ni Rizal na against Catholic dogmas. And also, ang argument din nila, it is against the freedom of religion, di ba? Free exercise of religion, especially nga yung word na compulsory, di ba? Sa Pilitan. So, ito yung summary nila, di ba? Yung bang number 11, we the Catholic Philippine hierarchy maintain that these novels do contain teachings contrary to our faith. And so, we are opposed to the proposed compulsory reading in the entirety of such books in any school in the Philippines where Catholic students may be affected. We cannot permit the eternal salvation of immortal souls, souls for which we are answerable, before the throne of divine justice, to be compromised for the sake of any human good, no matter how great it may appear to be. For what does it profit a man if he gains the whole world but suffer the loss of his own soul? So yan, yun yung pinaka summary ng opposition ng Catholic hierarchy. So mapapansin nyo, on the same month, diba? Kung kailan nag-umpisa yung deliberation nitong Senate Bill 438 ay naglabas din kaagad ng statement itong Catholic hierarchy in the Philippines. That was on April 21, 1956 at nilagdaan ito ng Nooy Arsobispo ng Maynila na si Rufino Cardinal Santos, the then president of the Administrative Council of Catholic Welfare Organization. Alright. So, bukod pa dyan sa statement na ito ng Catholic hierarchy through the Catholic Welfare Organization, ay meron ding isang Catholic organization na kumukontra din sa nasabing panukalang batas. So ito naman yung Catholic Action of Manila. So meron silang dyaryo
yung Sentinel. At yung Sentinel na ito ay araw-araw naglalabas ng kanilang resistance. Okay? Naglalathala ng kanilang opposition sa nasabing panukalang batas, and they tried to convince Catholics to write to their senators and congressmen para ibasura ang nasabing panukalang batas. Alright. So, sa isa sa mga naging pagtitipon ng nasabing samahan ng Catholic Action Manila, ay nagsalita itong si Father Jesus Cavana. At ito yung kanyang sinabi. By saying that nolimitangherin el filibusterismo belong to the past, and it would be harmful to read them because they presented a false picture of conditions in the country at that time. Nolimitangere is an attack on the clergy, and its object was to put to ridicule the Catholic faith. The novel was not really patriotic because out of 333 pages, only 25 contained patriotic passages, while 120 were devoted to anti-Catholic attack. So yun. Now, so yun yun. Yun muna tayo sa opposition ng Catholic Church. Dito na tayo sa mismong deliberation ng nasabing panukalang batas. Okay. At titingnan natin kung nagtagumpay ba ang simbahang Katolika sa kanilang pag-impluwensya sa pagpapasa ng nasabing panukalang batas. Okay. So take note of the dates. April 3, ifinile ang Senate Bill 438 sa Committee on Education. April 17, nag-umpisa yung deliberation na sa Senado. Okay? April 17, rather, 1956, ay nag-umpisang sponsoran ni Jose P. Laurel ang nasabing panukalang batas. April 21, naglabas ng statement ang Catholic hierarchy in the Philippines. And by April 23, ay nag-umpisa na yung debate. Okay, para dito sa Senate Bill 438. Of course, isang debate ay may dalawang opposing sides. May mga pro at may mga anti. Para sa pro ay may dalawang pangunahing senador na tumindig dito. Ito ay sina Jose P. Laurel at Claro M. Recto. Okay. So, ang mga anti naman ay sina Mariano J. Cuenco, Francisco Socre Rodrigo at si Decoroso Rosales. Sorry, meron tayong kamalian dyan sa screen na nakikita. Hindi siya si Decoro, that's Decoroso. Okay. Now, para dito muna tayo sa mga pro. Okay. So, yung isa sa pinaka-ardent supporter nito ay si Claro M. Recto. So, si Claro M. Recto, bago siya naging kalsada, naging senador muna siya. Diba? And he argued that under the police power and the Article 14, Section 5 of the 1935 Constitution, the state could require the reading of nolimitangere and el filibusterismo. So dito, ina-argue niya yung constitutionality of the said Senate bill. Sabi niya, that is constitutional according to Article 14, Section 5 of the Constitution. Also, the proposed bill was envisioned to foster understanding and appreciation of Rizal's times, as well as his role in exposing Spanish tyranny in the Philippines. Ano ba yung papel nito ni Rizal? Ano yung papel na kanyang ginampanan para ibulgar yung mga pang-aabuso ng mga Espanyol sa Pilipinas? Alright, so basahin natin itong message. A statement nito ni Claro M. Recto. This is counter-argument doon sa sinabi ng Philippine hierarchy, ng Philippine Church. Rizal did not pretend to teach religion or theology when he wrote those books. Hindi teologo si Rizal. He aimed at inculcating civic consciousness in the Filipinos, national dignity, personal pride and patriotism. And if references were made by him in the course of his narration of certain religious practices in the Philippines in those days and to the conduct and behavior of erring ministers of the church, it was because he portrayed faithfully the general situation in the Philippines as it then existed.
Okay, paano natin padadaliin ito? Kung na-butt hurt daw yung mga kaparian sa mga inexposed na Rizal, ito ay dahil sa totoo yung mga nangyari na yun. Diba? Kung nasaktan sila dahil sa paraan ng pagde-describe ng pagsasalaysay ni Rizal, eh yun naman kasi talaga yung nangyari nung panahon na yun eh. Diba? Faithful portrayal. Kung ano ba yung general situation, ano ba yung mga pangkahalatang nangyari sa Pilipinas during the time of Rizal, okay, during the time na kanyang isinulat yung nasabing mga nobela. But while he criticized and ridiculed the unworthy behavior of certain ministers of the church, he made exceptions. Ito yung sabi ni Recto, hindi naman kayo nilalahat eh. Diba? Aminin nyo, totoo may mga abusadong pare, pero hindi naman nilalahat ni Rizal. Kita mo, yung meron siya mga sinasabi diyan na magubuting pare. Pare. Katulad daw ni Padre Fernandez na isang parailing Dominico, yung si Padre Florentino, and of course, yung mga Jesuita. Diba? So yun yung argument nito ni Claro M. Recto as counter-argument doon naman sa sinasabi ng hierarchy ng Philippine Church. So syempre, debate. May kumontra ulit. Mayroong nagpahayag ng kanyang argumento. Ito naman si Senador Francisco Soc Rodrigo. According to him, a vast majority of our people are at the same time Catholics and Filipino citizens. As such, they have two great loves, their country and their faith. As these two loves are not conflicting loves, they are harmonious affections, like the love of a child for his mother and for his father and for his mother. This is the basis of my stand. Let us not create a conflict between nationalism and religion, between the government and the church. Ibig sabihin, ba't natin kinakailangan pang pag-awayin yung ating Catholic identity at yung ating Filipino identity? Dapat harmonious ito, di ba? Both love ito. Kung paano pinamahal ng bata yung kanyang nanay at tatay, ganun din dapat yung sa kanyang relihiyon at sa kanyang identidad bilang Pilipino. Dapat huwag tayong gumawa ng lamat sa pagitan ng nasyonalismo at ng relihiyon, sa pagitan ng pamahalaan at ng simbahan. Now, of course, sa mga ibang mga sulatin, sinasabi nila na ang babaw naman ng argumento ni Rodrigo. Diba? Parang walang-wala sa argumento na sinabi ni Claro M. Recto. So depende kung paano yung hukusgahan yung nasabi mga deliberation. As a matter of fact, kung babasahin natin yung artikulo nga na isinulat nito ni Jose B. Laurel Jr., ang tawag niya dito sa mga katolikong senador na to ay rabid Catholics. Pag sinabing natin rabid, parang mga asong ulul. Diba? So, makikita natin yung biases. Diba? Hindi ito nangangahulugan na dapat paniwalaan natin kaagad itong si Laurel. Pero dito makikita natin kung ano ba yung kanilang mga biases sa paraan ng kanilang pagde-describe sa mga tao na kanilang isinasama sa kanilang mga naratibo. So, dun kasi sa article nga, na sa Trials of the Rizal Bill, talagang maganda yung pagde-describe niya dito kay Recto, sa tatay niya na si Jose P. Laurel, pero dun sa mga antay, diba? Eh, asong ulul ang tingin niya para sa mga yun. Okay. So, dito naman tayo sa House Bill 5561. Para maunawaan natin, ang proseso kasi, diba, ng sa batas, ng isang panukalang batas, kinakailangan na meron niyang version on both houses, on both chambers. May version sa Senado, may version sa House of Representatives. So yung version ng Senado, yun yung Senate Bill 438. Yung version naman ng House of Representatives, yan yung House Bill 5561. At yung House Bill 5561 ay copy-paste lang yan. Okay? Yan ay totally copy-paste nitong Senate Bill 438 and was proposed by Congressman Jacobo Gonzales. Okay. So dito tayo sinisini mga pros and antis. Sa pros, syempre, pangungunahan ni Jacobo Gonzales. Siya yung sponsor ng nasabing panukalang batas. And yung iba pa ng mga pros ay sina Emilio Cortez, Mario Bengzon, Joaquin Arroses, at si W. Rancap Lagumbay. Para naman sa mga antay, nariyan sina Ramon Durano, Jose Nugid, Marciano Lim, Manuel Zosa, Lucas Paredes, Godofredo Ramos, Miguel Cuenco, Carmen Diconsing, at si Tecla San Andres Ziga.
Okay. So itong panukalang batas na ito na inisponsoran ni Jacobo Gonzales ay nag-umpisa ang pagdebatehan pagsapit ng May 9, 1956. Okay. Kung ikukumpara daw yung naging debate doon naman sa House of Representatives, mas masigla daw doon, mas livelier, 'di ba? May muntikin pa nga daw magsuntukan, 'di ba? Pero ang highlight ng press ay yung mga naging debate, naging diskusyon doon sa Senado. Okay, hindi gaano na pagtuunan ng pansin yung mga naging debate dito sa House of Representatives. Now, nagkaroon ng impasse. Ibig sabihin parang nahirapan ng umusad yung panukalang batas kasi nga talagang ayaw magpatinag ng both sides. So, on a sudden turn of events ay nagkaroon ng kompromiso. Pagsapit ng May 9, 1956, nagsumite ng panukalang amendment itong si Jose P. Laurel, yung sponsor nga ng Senate Bill 438. So ito yung tinatawag natin na amendment by substitution. Ibig sabihin, i-withdraw yung original na version and meron siyang isa-substitute na panibagong panukalang batas. So yun pa rin yun, Senate Bill 438, pero nagbago na yung nilalaman. Okay, so meron siyang kompromiso. So ano yung kompromiso na ito? Kikita natin sa title. Okay, ito na yung naging title sa panibagong edition o version, amendment nitong Senate Bill 438. And that is an act to include in the curricula of all public and private schools, colleges and universities, courses on the life, works and writings of Jose Rizal, particularly his novels Noli Me Tangere and El Filibusterismo, authorizing the printing and distribution thereof and for other purposes. Okay. So ano yung mga rason kung bakit kinakailangan daw itong nasabing panukalang batas? Una, today more than other period of our history, there is a need for a rededication to the ideals of freedom and nationalism for which our heroes lived and died. Kalawa, whereas it is meet that in honoring them, particularly the national hero and patriot Jose Rizal, we remember with special fondness and devotion their lives and works that have shaped their national character. Ikatlo, whereas the life, works, and writings of Jose Rizal, particularly his novels, Noli Me Tangere and El Filibusterismo, are a constant and inspiring source of patriotism with which the minds of the youth, especially during their formative and decisive years in school, should be suffused. At pang-apat, whereas all educational institutions are under the supervision of and subject to regulation by the state, and all schools are enjoined to develop moral character, personal discipline, civic conscience, and to teach the duties of citizenship. Mapapansin nyo na itong mga nasa dulo ng statement na ito, ito din yun nandoon sa ating course objectives, di ba? Kasi nga, yun yung magiging nilalaman ng nasabing batas. So kung ano man yung mga course objectives natin na inilagay, yun ay bilang pagtalima sa panukala ng nasabing batas. Okay. So ikukumpara natin yung yung title ng nasabing panukalang batas. Sa unang version or sa unang edition, ito yung title, An Act to Make Noli Me Tangere and El Filibusterismo Compulsory Reading Material in All Public and Private Colleges and Universities and for Other Purposes. Diba? Nandun yung compulsory at ang pagtutunan lang ng pansin ay ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Mababago yun sa panibagong amendment dun sa second edition ng nasabing Senate Bill 438. Kundi, ang pagbabago ay pagsasama na sa kurikula ng lahat ng mga paaralan at pamantasan, okay, pampubliko probado ng kursong buhay, gawa at mga sinulat ni Rizal, 'di ba? Doon na papasok yung subject natin, life, works
Diba? And writings of Jose Rizal, particularly his Nolime Tangere and El Filibusterismo. Diba? Ano yung nawala? Yung term na compulsory reading material. Naalis yung provision na ang sapilit ang pagpapabasa. Kundi pagtutuon ng pansin lamang sa Nolime Tangere at El Filibusterismo, kakibat yung pag-aaral ng buhay at iba pang gawa ni Rizal. Hindi lang yung Nolime Tangere at El Filibusterismo ang pagtutunan ng pansin. Now, dito makikita natin na parang tumalima itong si Laurel doon naman sa request ng Catholic hierarchy. Diba? Kung babalikan natin yung statement ng Catholic hierarchy, anong sabi nila? Pwede naman natin tingnan, hindi lang yung Nolime Tangere at El Filibusterismo. Marami pang ginawa si Rizal na maaari mag-foster ng patriotism among the Filipinos. And mapapansin natin, of course, we don't really know kung talagang naka-apekto yon, pero mapapansin natin na parang naging ganun yung essence nitong substitute amendment ni Laurel. Diba? Inalis yung compulsory, pinalit na pagdadagdag ng iba pang mga isinulat ni Rizal. Hindi lamang nakafocus dapat sa Nolime Tangere at El Filibusterismo. Okay. So, ano yung rason? Ano yung rason ng pagbabago nito ni Josepe Laurel? So, sabi niya, inalis niya yung term na compulsory kasi nga parang ito daw ay labag sa kanyang konsensya bilang isang Katoliko. Diba? So may ganong sinabi itong si Laurel. Other than that, if Rizal was a hero, and on that, there could be no debate, if Rizal is a national hero, these books that he has written were never read, must be read in the unexpurgated original form. Yun yung kanyang kompromiso. Okay? Sabi nito ni Laurel, okay, payag na ako na hindi compulsory yung pagpapabasa ng Nolime Tangere at El Filibusterismo. Pero kung magpapabasa tayo ng mga reading materials na ito tungkol sa mga isinulat ni Rizal, kinakailangan hindi adulterated itong mga sulatin na ito, yung mga versions. Ibig sabihin, hanggat maaari yung paraan ng pagsasalin, yung essential nito ay malapit pa rin doon sa kanyang original form. Wala, hanggat maaari, walang malaking pagbabawas, walang pagdadagdag na magaganap doon sa nasabing magiging mga edisyon. So yun yung tinutukoy ng unexpurgated original form. So, syempre, marami na yung okay, sige, ano naman, hindi na naman required, di ba? So, bago magkaroon ng total compromise among the senators, may pahabol yung isang senador. Ito na nga si Senator Primicias. So, pinadagdag niya doon sa Section 1 ng nasabing panukalang batas, itong statement na ito. The board, yung board na tinutukoy dito ay yung board na magpapatupad ng nasabing batas, okay, shall promulgate rules and regulations providing for the exemption of students for reasons of religious belief stated in a sworn written statement. Ibig sabihin, kapag may isang estudyante na ayaw sumunod sa nasabing batas, okay, so kinakailangan siyang payagan, okay, especially kung ito ay labag sa kanyang paniniwala, okay, sa kanyang religious belief, as long as meron siyang isasubmit na sworn written statement. Okay, so yun. Yung proposal na ito ay in-include doon sa Section 1, Paragraph 2 ng Senate Bill 438. So, because of this compromise, diba, inalis na nga yung pagiging compulsory o sa pilit ng pagpapabasa ng Nolime Tangere at El Filibusterismo at pagtutuunan na lang ng pansin yung life, works, and writings of Rizal, marami na, lahat na ng mga senador ay pumayag. That is why it was unanimously approved on second reading on May 12, 1956. All right. So okay na tayo dun sa Senate Bill 438, 'di ba? Doon naman tayo sa House Bill 5561. Okay. So, yung solution na ito ni Senator Laurel, yung kanyang amendment by substitution, was deemed acceptable by members of the House of Representatives. Ibig sabihin, tinanggap din nila kung ano ba yung substitution nito na ipinanukala ni Senator Josepe Laurel. Kung kaya, noong May 14, 1956, itong si Congressman Tolentino
ang nooy House Majority Floor Leader ay nag-sponsored ng amendment by substitution na identical, ibig sabihin parang copy-paste talaga doon sa proposal ni Senator Jose P. Laurel. So of course, may mga kontra pa rin, pero in total, 51 congressmen approved the bill on second reading on the same day. Pagsapit din yan ng May 14, 1956. Alright. So, kung paano naging madrama itong pagsasabatas ng RA 1425, 'di ba yung mga naging deliberasyon nila sa both chambers of Congress na may muntikan pa nga magsuntukan, ganun din kadrama yung pagpapaspas nila para maisabatas ang nasabing panukala. Okay. So, the representatives, yung mga kongresista natin, need to pass the bill as soon as possible because the Congress was to adjourn indefinitely. Ito yung tinatawag na adjournment sine die. Ibig sabihin, once na nag-adjourn na kasi sila, indefinite na yun. Hindi na ulit alam kung kailan ulit magkakaroon ng susunod pa na pagtitipon yung mga kongresista. And kapag ganun, hindi may sasabatas ang nasabing panukalang batas. Di ba? So, anong ginawa nila? Okay. Ano yung rason bakit sila nagngarag? Bakit nila pinaspas? Kasi nga, itong si Presidente Ramon Magsaysay, hindi niya naman nilagyan ng certification na urgent itong nasabing panukalang batas. So because of that, kinakailangan nilang sumunod sa proseso. Technically kasi kapag sinertify ng presidente na urgent ang isang bill o panukalang batas, ay maaari na nitong laktawan yung ilan sa mga proseso ng paggawa ng batas. Okay? So, but since walang certification, kinakailangan sumunod sa constitutional processes. So ano ito? Una, printed copies of the bill must be distributed among the members of the House at least 3 calendar days before its final approval. Diba? So, anong ginawa ng speaker ng House noon? Adi, ang pangalan din noon ay si Jose B. Laurel Jr. Siya yung nagsulat ng nasabing artikulo na ating pinagbabatayan ng nasabing diskusyon ngayong araw. Okay. So, sa pamamagitan ng tulong ni Congressman Jacobo Gonzales, yung principal sponsor ng House Bill 5561, they managed to pull some strings sa Bureau of Printing. So, may kakilala, ganyan. So, he made instruction not to destroy the printing molds of Senator Laurel's substitute bill. Nung panahon ka na yan kasi, wala pa namang Microsoft Word. So, ibig sabihin, yung mga iniimprenta talaga yan. May mga printing press pa nun. Okay? Kapag kunwari nasira na yung mga mold na yon, gagawa ulit ang panibagong mga mold. Matagal. Diba? Baka hindi na sila umabot sa 3 araw na yan. So, yung ginawa niya, since copy-paste lang naman yung substitute bill ng House Bill 5561, sabi niya, huwag niyo nang sirain yung molde na ginamit niyo para sa Senate Bill 438. Kasi copy-paste lang naman eh. Ang ginawa, pinalitan na lang nila yung bill number. So, from inalis nila yung SB 438, pinalitan nila ng HB 5561. Tapos pinalitan nila yung Chamber of Origin na instead na nanggaling sa Senado, nanggaling sa House of Representatives para mas madaling iimprenta at ma-distribute kaagad sa mga kongresista. Diba? Bukod pa dyan, habang nagde-debate pa, may deliberation pa sa Senado para doon sa Senate Bill 438 na nasa third reading na during that time, nag-distribute na kaagad sila ng kopya sa Kongreso, sa House of Representatives, nitong House Bill 5561, yung amendment by substitution na bill. Okay. Para mas mabilis yung distribution. While House Bill 5561 was being deliberated on its second reading, Speaker Laurel made sure that no insertions or amendments be made in order to avoid its reprinting and redistribution. Ibig sabihin, kapag may kukontra, may magdadagdag, pag may i-insert ng amendment, hinaharang niya na kaagad
Ano ba? Nagmamadali nga tayo dito. Hindi natin afford na gumawa ulit ng panibagong mga molde ng pang-imprenta natin. Diba? Tapos, ano, aabot na naman tayo ng ilang araw para i-redistribute. So, wag na. Ginawa niya ng paraan para hindi magkaroon ng insertions or amendments. Kumbaga, kung ano yung ipinasa ng Senado, ganun din yung kanilang ipinapasa as is, as it is. Diba? Well, even though the punctuation marks, eh, kinuha. Diba? Ganun pa rin. Okay. So, maaari sa mga nakikinig dito, baka nagkakalituhan, bakit po may Senator Laurel? Bakit may Speaker Laurel? Si Senator Jose P. Laurel, yung dating presidente ng Pilipinas, ay senador. Okay, nasa Senado. Yung anak niya, na si Jose B. Laurel Jr., okay, yun naman yung Speaker of the House of Representatives. Okay, para lang hindi tayo magkaroon ng mga kalituhan. Okay, bukod pa dyan, brasuhan talaga itong naganap, di ba? Hindi ina-join ni Speaker Laurel, wantosawa ang deliberasyon hanggang sa hindi maisasabatas, hindi mapapasa ang HB 5561. So walang uwian to, okay? Walang adjourn-adjourn hanggat hindi ma-approve into its third and final reading itong nasabing panukalang batas. So sa huli, Senate Bill 438 was approved on its third reading with 23 senators in favor, may isang absent, blind item na natin, hindi na natin sasabihin kung sino man yun, di ba? At ang HB 5561 ay na-approve naman on its third reading with 71 representatives in favor, 6 ang nag-object, 2 ang nag-abstain, 17 ang absent, di ba? So, ang dami absenero. Okay, and in the end, the law was passed and was signed into law noong June 12, 1956 and became Republic Act 1425. At itong Republic Act 1425, ito yung nagsisilbi bilang ating batayan ng ating kurso ngayon kung bakit tayo may subject na Life and Works of Rizal. Kasi maaari nagtatanong ang iba, accountancy po yung course namin. Bakit kami may Rizal? Diba? Engineering po yung course namin, bakit kami may Rizal? Diba? Biology po yung course namin, physics, ano pong kinalaman ni Rizal? Ang sisisihin nyo dyan ay yung nasabing Republic Act 1425. At yun din yung dahilan kung bakit hindi natin pwedeng ilipat ang pagtuturo ng Rizal sa senior high. Kasi may iba din na nagsasabi na ilipat na natin yung Rizal sa senior high school. Hindi maaari yun. Kasi nga, ang according to Rizal Law, RA 1425, ito ay kinakailangang ituro sa lahat ng mga kolehiyo at pamantasan, colleges and universities, public or private. Okay. So, ayun. Ito yung ating mga naging references. Okay. May hindi lang tayo na-include dyan, yun yung website ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kung saan natin nakuha yung statement ng Philippine hierarchy on the two novels of Dr. Jose Rizal. Ayun lamang at maraming salamat. Pakiantabayanan yung ating susunod na video tungkol naman sa konsepto ng pagiging bayani ni Jose Rizal. Again, maraming salamat. Salamat sa inyong pakikinig.